Na magandang umaga gabi sa inyo lahat. Usi-usik kayo, usi at welcome back again po sa another vlog. Sa vlog ko na to, papakita ko po sa inyo guys kung paano natin malalaman o paano kayo anong mga basihan para sa isang authentic vape at ape na shirts. So samahan niyo ako guys in 3, 2, 1. Ang topic natin again is about the streetwear. And ito yung brand na Vape and Ape. So, as you can see, may mga Vape shirt ako dito at Ape shirts. So tatanong sa akin, paano ko nalalaman? Minsan may mga tatanong paano ko malalaman kung authentic yung Vape at Ape. To be honest, hindi naman po ako expert regarding sa kung ano ang peke at ano ang unauthorized or pero meron akong basihan para dun sa mga authentic. Ayun. Kasi lahat po ng Vape at Ape shirts ko nakuha ko po sa actual store na Vape Shop and Ape Shop around the globe. So, ayun. Gusto ko lang pong i-share sa inyo para at least alam po natin kung ano yung mga titingnan natin. Kasi I think, for me, I believe na kaya natin to ginagawa dahil gusto natin makuha yung worth ng money natin. Hindi nagiging issue lang naman yan kung ang gusto natin makuha is yung authentic o yung original na brand or sa in this case, yung Vape at yung Ape. On this vlog, at least mapapakita ko sa inyo kung ano yung mga pwede nyo maging basihan. Pwede nyo maging basihan para pagbibili kayo ng Ape at ng Vape aside from buying sa Vape at Ape store. Kung bibili kayo sa Vape at Ape store, wag na kayong magtaka. Target neutralized. Kung authentic yan o hindi, automatic po kasi authentic yan kasi nasa Vape store kayo at nasa Ape store kayo. Frag out! Kung nandun naman kayo sa mga department stores, na big department stores, which sila yung authorized a seller for Vape at Ape store, talagang yun yung binibenta nila, authentic din po yan. Kasi hindi naman po mag-aalaw ang Vape at ang Ape na may nagbebenta sa isang big department stores na hindi nila authorized. Di ba? Ayan, okay guys. So, kinuha ko po na yung camera para mas madali ko mapakita sa inyo. Ito lang po siya sa mga collections ko ng Vape at Ape shirts. Yun, papakita ko sa inyo kung ano yung mga pwede nyong tingnan. Di ba? So, para at least maging aware doon sa mga dapat nyo makita doon sa isang Vape at Ape shirts. Ngayon, for the last 9 years, napansin ko sa Vape at Ape shirts, hindi sila nagbabago ng tags. Yan na. So, ulit ko po, lahat ng Vape at Ape shirts ko, since nung nakabili ako, noong 2000, ito, 2000, ano ito? Nabili ko to 2012, somewhere 2012, 13, something like that. Sabihin na nating mahina ang 5 years dito sa shirt ko na to. Kung yung latest ko na nabili ngayon ng mga shirts, parehas yung tags, yung ganun. So yun yung mga standard stuff. Okay, simulan po natin sa Vape shirts. Ayan. So, yun na tayo sa Vape shirts. Ito po ay Vape. Na-release it, nabili ko to last year. Ayan, so bago to. Pero ang sabi ko nga po, I guarantee you guys, yung meron akong shirt na laluma na isang 2014 na shirt, parehas sa parehas yung tag niya. Placing, numbers, parehas po. Ayan. So, dito po sa shirt na to, napakaganda po ng quality ng Vape, to be honest. First na, of course, sa printouts, mahirap na po malaman ang isang authentic dun sa dito sa mga sa printouts. Not yung quality lang ng printouts dun yung makikita. Kung sa malayuan, mahirap. Siguro sa malapitan, malalaman nyo yung pattern of quality ng Vape shirt, maganda po talaga. Maganda yung quality niya. And ayan po, solid po na quality ng print. Ibig sabihin, hindi po nag-fade. Okay. Ito pong shirt ko na to,
eh, sabi ko po sa inyo, nearly about like mahina ang 5 years po dito. Ilang beses ko na po yung sinuot, ilang beses na po yung nalaban. At naglalaban lang po ako guys sa washing machine. Right, dryer, washing machine, everything is washing machine for me. Tango down. Hindi ako maselan sa parang yung delicate wash, whatever. Sa vape, sa 8, hindi ko siya ginawa. So, doon ko nalaman na material wise, napakaganda ng material. So, kita nyo po. Kung makikita nyo po yung material, solid pa rin po siya, di ba? Kung makikita nyo, hindi mo mapapansin na akala nyo luma na po ito. Luma na po ito. Ayan, so ako nga po, sasabi sa inyo, luma na po ito. Pero yung quality nito, superb. Okay, mabalik tayo dun sa, so, na-explain ko na po sa inyo yung regarding dun sa print. No? So, ito po ay base sa aking observation and wala po akong pinapatamaan. Ang gusto ko lang pong sabihin is yung mga facts na meron ako. Diba? So, ito po ang itsura ng authentic vape tag. Yan. So, makikita nyo po, BM po, BAPE. Tapos, ayan, nakalapitan ko po ng konti. Para makita nyo. Yan. Makikita nyo po yung placement ng R. Yung registered sign. Makikita nyo po ba? Alin nyo po ba yung R na yun? Madalas na makikita sa ibang branch. Yung maliit na R na yun, guys. Yung nasa ilalim ng pula na vape na to. Yan. Tsaka po itong nandito sa may letter E. Tingnan nyo po ang maigi yung placement. Yan. Para tis po aware po tayo. So, yung placement po nyan, ganyan po dapat ang placement nyan. Pag nakita nyo po, akala nyo isa lang po yung tag nyan, guys. Hindi po yan, guys. Isa. Apat po yan. So, apat na tags po ang nandyan. Una ito, isa. Tango isa down. Po ito, isa. Ito lang po yung nasa ilalim. Dalawa. Tatlo. Apat. Again, isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Ayan po. So, apat po na tags yan ang isang normal na vape shirt. So, sa ilalim po ng unang tag, usisahin po natin, sa ilalim po ng unang tag is merong kalagay na ganito. Nowhere Co. Dot Limited, most probably. And may Japanese na hindi ko po alam. At meron nakalagay na phone number. Yan. Phone number talaga, no? So, tapos ito, most probably, ito yung carrying instructions ng shirt. Tapos, meron pa. Tapos dito, yan. Sige, pakita ko na lang po. Since kasi pare-parehas naman po yan. Ganyan po siya. Para at least alam po natin itsura. Okay? Sa ilalim po niyan, ganito po ang itsura. Which is in English. So, ito po yung English na translation noong nandito sa harap. Ito po ay Japanese at English. At meron namang isa na nandito na iba na yung itsura. And I think on a different language din yan. Pero I think isa lang ibig sabihin. Yan. Tapos yung pangatlo sa bilang side, wala na po yan. At yung pang-apat, yung pinaka-importante sa nakikita po natin is yung gold tag. Yung gold tag na po sinasabi nila, ito po yung hinahanap na madalas na nagpapa-LC. Ang namimiss lang po nila madalas is yung apat na tags. Importante po yan, ha? Pahanap po kayo ng shirt, dapat may apat na tags. Okay? Ayan. Ano ko lang po yan? Sa akin po yan, ha? Kung ayaw niyo maniwala sa akin, wala na po akong magagawa. Basta ang para sa akin, kung maghahanap ako ng shirt, kailangan apat na tags, not unless if it's a collab, ibang atake ng vape diyan. Ngayon yung gold tag. Tapos kita nyo, ganyan po siya. A little bit of shiny, pero hindi naman over shiny. Ayan. So sa shirt, kung yung apat na tags nandito na siya, wala na kayong makikitang tag sa loob. I mean, sa gilid, basta dito, ganyan, wala na. Target neutralized.
Yung tags na po, na apat na yun, yun ang pinaka-importante, nandito na po siya. Okay? Special edition, kagaya nito, Don, Just Don, na ano, na shirt. Ang tag niya, hindi po yung regular tag ng babe. Yung ganun. Ito po. Po, nandito. Iisa lang po ang tag nito. Ganyan lang siya. Label nga actually yan eh. Tag, label. Tapos, may ganyan. Right? Tapos, of course, meron siyang batting ape na design. Hanggang dito sa shoulder. Bago mag-divide ang shoulder at ang sleeves. Nasaan yung apat na tag? Kasi standard ng Bape yan eh, yung apat na tag na yan. Guys, ito po yung catch niyan. Nandito na po siya sa loob. Okay. Nandito na po siya sa loob. Pero, ibang klase na yung attack. Tango down. Tag. Apat siya. Pero wala na yung, of course, yung tag ng Bape kasi yun na nga yun nandun. So, ano na to? Carrying instruction na to nakalagay dito. Yan. Tapos, ito yung una. Yan, with batting ape, may nakalagay, ganyan-ganyan. Tapos, made in Japan, ganyan-ganyan. Tapos, may telephone number na naman, ganyan-ganyan. Tapos, carrying instruction again. Dito. Tapos, ito yung English. And so, Japanese, English. Tapos, yung pangatlo, ganun din, pero ano, different language na po talaga ito siguro. I'm not sure guys, correct me kung anong language to. So, meron din po niyan dito. And importante, yung gold tag, nandito po. Alright, yung Bape shirts ko, yung tag guys, since yung mga nauna pa, hindi po nag-fade. Okay. Siguro, a little bit of yung makikita mo yung luma na yung tag, pero hindi nag-fade yung tag. Yan. So, kita niyo po, sa hoodie tsaka yung sa shirt kanina parehas. Right, ganyan po. Ito shirt at hoodie, parehas po. Yan, ganyan. And, bubuksan ko po. Again, yung, kailan po isabi ko sa inyo guys, apat na tag, nandito po yan sa loob ng hoodie, nasa gilid. 1, 2, 3, and gold tag. Parehas po niyan, itong isa na to. Yung Bape shirt, meron pong Bape na tag na nandyan sa sleeves ng t-shirt. Normally po niyan, nasa left yung sleeve. To be honest, wala pa ako nakikitang ano ha, yung itong tag na to nasa right sleeve. Okay? So, kung nakatalikod ako sa inyo, sa kumbaga, left side ko. Left side ko. Yan. Ito pong Bape na yan. Ganun din po yung ape. Okay? Ang design at isa lang yung atake regarding sa tags. So, sa ape, ganito po yan. Meron po yan ganito. Regular shape ng shirt ng ape, meron po yan ganito. Siguro iba wala, pero at least something to look at. Kung meron, plus points na po yan. At meron siyang tag. So, ito po ay brand new. Panabili ng brand new, meron siyang ganito. Yan. At meron siyang ganito. Okay. So, dito naman po, since dito sa ape, dito naman kayo makakita na iisang tag lang, iisa lang po ang tag ng ape. Yes! Isa lang po yan. Pag inangat nyo po yan, ang nakalagay lang po dyan is, pasulat po dyan is Nowhere Co. Limited or Rest Reserve. Yun lang. Tapos, ito po ang quality ng ape tag. So, kung makikita nyo, excellent yung pagkaka-print nito. Sa loob, ito na po yan.
madami pong tag sa loob niyan. Yan, ingat po kayo diyan, guys. Madami 'yan. All right? So, ito po ang una, 100% cotton. Parang tapos pero abating ape nakalagay nowhere call limited as may phone number. Right? Tapos ito yung pangalawa, I would assume on a different language. Ay, na, Japanese pa rin pala to. Kasi dito English, Japanese to. Tapos, ito yung pangatlo. Yan. So, at least may makita nyo, tsura. Yan. Tapos may ape. Okay. Tapos pang-apat. Pangalawa pa rin po pala to. This is the first one. Isa, dalawa. Okay. Ito lang yung nasa likod. Pangatlo. At pang-apat. Nandun yung caring instruction sa dulo. And do not bleach, do not tumble dry. Lahat ng do not niya ginawa ko po yan ba? Tapos may nakalagay dito, made in China. Yan. Tapos sa likod may ganun din. Siguro, yan din yung ibig sabihin niyan. Pero in Japanese character. Right? Tapos meron siyang maliit na tag. So, yan o. May nakalagay. 100A, 183, 100A. At may, sa kabila nun may isa pang logo na ape. Yung kanina pinakita ko sa inyo, meron pong ang ape na shirts. Gaya po ito suot ko. Matagal na po ito. 2012, 13 po yata itong shirt na to. Yan pa rin po yan, guys. Diba? Yan. O, diba? Sa likod, ganyan ang itsura niyan. So as you can see, it's neatly placed. Yung ano, walang problema dito sa stitch na ganyan. Importante yung tag. It's neatly done. Ang ayos. Hopefully may natutunan kayo. May na-share ako, naibahagi ako sa inyo tungkol dun sa vape at ape. Kung paano nyo titingnan, paano nyo i-LC. Kasi especially, sabi ko nga, magbabother lang naman kayo doon sa idea kung hindi nyo nabili sa actual tape. Pinaka-safest kung makakabili kayo, kung meron kayong mga kamag-anak na may mga stores ng vape at ape sa lugar nila, nasa abroad, ganoon, nasa Hong Kong, right? Pinakamalapit sa atin, Hong Kong. May vape at ape dyan, guys. Target neutralized. Para po sigurado tayo makuha natin yung worth of money. I'm no offense, guys, so sa mga nagsusuot ng unauthorized shirt. I'm nothing against it. I just don't promote it, right? But I'm nothing against it because yun yung ano eh, kasi ganito yan, guys. But on their part, hindi nila feel gumastos na sobrang laki for a t-shirt. Alam natin mahal po ang worth ng isang t-shirt. So hindi nila feel, gusto lang nila yung design ng ganito, walang problema, guys. So bumibili sila ng kung gusto nyo bumili ng unauthorized, wala pang problema. At least alam nyo yung worth ng money na binili nyo. Ang magiging masama lang dito, guys, is kapag yung mga gusto nang makakuha ng authentic, tapos sabi na natin bumili sa isang seller na hindi na sa isang seller ng used, or sabi na natin sinesell niya ng brand new yung shirt or yung apparel, tapos sasabihin niya na urig, tapos hindi naman pala urig, then yon, guys, alam natin, guys, masama yon, right? So hindi lang yon masamang gawin, as well as nakakaawa yung bibili kasi ang inahabol na yung worth ng money niya. Kahit sabihin na natin na sinabi niya na authentic siya, tapos less yung binayaran niya from the original price, then dapat authentic yung shirt na bibili niya kasi yun yung binibenta niyo. So let's be responsible, guys. Hindi natin masasabi na lahat tapat sa mga gagawin nila. So lahat na lang
not na lang bibili at makakapanood nito. Hopefully, meron kayong makuha. At marami po dyan, legit sellers guys, marami akong kilala. At sabi ko nga po guys, hindi ako expert regarding this. Ito yung observation ko for how many years na binibili ko tong brand na to. Kasi favorite ko talaga to. First, I would like to say shout out to Raymond, bro. Shout out to you, bro. Alamat yan. Sino pa ba? Basketballista. Shout out to the basketballista staff. Hello sa inyo guys. Andrew, sir. Hello din. Sa Soul PH fam. Sa DXBS fam. Hello sa inyo. Po, I'd like to shout out to the Babe Talk PH. Napakarami pong kung gusto pong makahanap ng Babe merchandise, dyan po kayo tumingin. You can join the group. Of course, hindi po sila po mag-approve sa inyo guys. Pero join po kayo doon. At marami nagbibenta doon. You just have to be careful guys. Sabi ko nga sa inyo, the tips that I have shared today, at least meron na kayong a little bit of guidance. Ano? Kanya-kanya rin pa rin pong desisyon yan. All we need to do is respect each other's decision. Kung ano magiging desisyon nyo regarding sa pagbili ng mga shirts, labas na po ako dyan. Gusto ko lang pong i-share kung ano knowledge na meron ako. So, yun guys. Maraming salamat po. At sana patuloy po kayong manood ng aking vlog. Ako po ulit si Uzi to. Uzi, don't forget to subscribe please to my channel. Follow me on Facebook and Instagram. Lalagay ko na lang po dyan yung link. Ako po si Uzi tong Uzi. Maraming salamat po ulit. At goodbye po sa inyo lahat. Ingat-ingat po tayo sa COVID. Stay indoors, guys. At let's be happy. Let's just enjoy life. Alright? In 3, 2, 1, and I'm out.